Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution. Of course, with me and my name is Laverne Ducot. At ang oras natin, ganap ng 33 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. And we're coming to you live. Of course, ito po yan sa aming church. Ito po aming church studio. At maraming salamat po once again for joining us. At dalayan ko po na kayo po ay makasama namin hindi lang ngayon, hanggang mamaya tayo po ay magsasalo-salo sa loob ng medyo maraming minuto at tayo po ay sabay-sabay na matuto at dyan po ay syempre pa sa panguna ng Banal na Espiritu. At binabati po natin lahat na ating mga kaibigan at mga kababayan at mga kapwa natin nag-aaral. At salamat po at kayo po ay nagbigay ng panahon para po tayo ay sama-sama mag-aaral sa salita ng Panginoon. So once again sa mga kabubukas lang at katutsunin lang, ito po ang Solution with Laverne Ducot kung saan ay inihahatid po ang tugon sa ating bawat tanong. At ngayong gabi ay ang ganda po na ating question. Ito po ay tanong na magbibigay tugon sa mga nalilito, nagdududa. At dalayan ko po sa biyaya ng Panginoon ay kung kayo po isang tunay na mananampalataya, mawala na po itong mga agam-agam dahil sasagutin po ng salita mismo ng Panginoon ang ating katanungan ngayong gabi na siya rin pong ating message title. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko muna pong ipag-imbita sa inyo ang ating mga t-shirts. Ito po ay mula po sa mga design ng, of course, Kuya Aves kasama na inyong lingkod. Ito po ay kanyang advocacy at naisin po namin na ipahayag po ang mga katotohanan na ating pinapaniwalaan mula sa salita ng Diyos sa pamagitan ng ating mga t-shirts. That's available na po at maaari po kayong kumuha na inyong sariling kopya ng ating mga damit. Napakinggan natin kanina yung Awaiting Cruise mula sa Papuri 25. Gumawa po kami ng disenyo sa t-shirt at pwede nyo po itong i-avail for only 499 pesos. Yan, makikita nyo po sa screen ang mga t-shirts na available natin. Of course, ang mula naman sa Puri 23, ang Babalikan Mo Ako. Also, for only 499 pesos. At hindi po natatapos yan dahil meron pa tayong dalawang design. Ito po yung advocacy at na ating campus ministry, Race Grace, and of course, ating theme for 2024 na Occupy Till I Come. Now, magkano po ito? Also, for only 499 pesos. So, thank you so much po. Ang layunin po namin dito ay ipakalat po ang mensahe ng Ebanghelyo sa pamagitan ng pagsusuot ng ating mga t-shirts. Kasi ito yung pinakamabilis, isa sa pinakamabilis na pamamaraan para ihayag din po natin ang salita ng Panginoon. So maraming salamat na po sa mga nag-avail ng t-shirts na ito. At dalayan po namin na gamitin po ang mga damit na ito para sa ikalalago na Ebanghelyo na ating Panginoon Hesukristo. And of course, sa mga kaibigan natin na nanonood sa ngayon, once again, welcome po sa ating Bible Study Online. At gusto kong batiin muna ang lahat ng mga kaibigan natin. Nakikita ko sa aking cellphone. At thank you po for joining us tonight, Sister Gigi Cristobal Mendoza, Sister Andeng San Andres. Maraming salamat po sila. Sister Marinel Portelo Flores, mula sa Antipolo, ang butihing mami ni Jethro. And of course, maraming salamat sa mga kapatid natin sa Taytay. Binabati ko si Brother Ricky Losito at ang mga kaibigan natin dyan sa Taytay na talaga namang extension po na aking birthday celebration last Sunday. So hindi ko na iisa-isain po ang mga pangalan ninyo, but of course, from the bottom of my heart at sa akin pong pamilya, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong mainit na pakikipagkaibigan sa amin at pagtanggap po sa inyong lingkod. At alam niyo po ba, hindi lamang po nagtapos sa aking birthday nung Wednesday kasi nagkaroon tayo ng celebration last Tuesday. And of course, I also would like to thank you mga kaibigan namin nakasama online. Alam niyo po, nung last Thursday din, I would like to thank yung ating mga kaibigan. They call themselves The Barkads. Sila Brother Robert, kanyang may bahay, Sister Josie, at sila Dr. Irene Ching, si Brother Yano, at sila Brother Rico and Sister Noemi Arevalo, sila Sister Sally at saka sila Brother Joel Rayo. Sila po ay nagbigay ng panahon at talaga namang hindi lang basta panahon. Kami po ay tinrit pa at na talaga namang binusog last Thursday evening. Plus ito po ay hindi po natapos doon. Ang ganda po na aming kwentuhan. At ito naman po nakalipas na Sunday. Once again, thank you so much sa ating mga kapamilya dyan sa
the Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay. At damagdama po namin ang kanilang pagmamahal. After the worship service, naghanda po sila ng napakaraming pagkain at pagkatapos po na aming kainan sa church, nag-coffee pa kami. So maraming salamat po sa inyong mga kaibigan and of course mga kapatiran ko rin dito sa ating church, SGC family sa Las Piñas. Maraming salamat. Hindi ko na banggitin ang inyong mga pangalan kasi baka may makalimutan ako. Ang importante po ay damang-dama ko po ang pagmamahal ng Panginoon. Talaga namang napaka-espesyal po ng aking birthday at purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Once again, thank you so much, Dabarkads, Taytay, Gospel of Grace Christian Church, Gospel of Grace and Truth Christian Church, mga kaibigan natin sa Taytay, and of course, ang aking SGC family. Salamat! Hindi lang busog ang aming mga tiyan. Talaga namang busog na busog po ang aming mga puso dahil sa inyong pagmamahal. Ang pagmamahal ng Panginoon na talagang pong nararanasan namin sa inyong mga buhay. At kasama natin ang marami po sa kanila. Marami salamat din. Thank you for joining us tonight, si Brother Pio Trabalho. Mula pa siya sa Australia, if I'm not mistaken. Ma, tama ba? Canada ba si Brother Pio? Marami salamat. Kapatid, meron na rin siyang t-shirt, diba? Salamat din kay Sister Merly Estacion Pilapil. Alam ko nasa Riyadh siya. Yun, nakasulat niya. Salamat, Sister Merly. And sino pa ba? Batiin natin. Nakauwi na ba si Brother Willie? Alam ko talagang parang pinuntahan niya ang buong mundo. Eh. Salamat, Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. At welcome back to the Philippines kung kayo po ay nakauwi na. At binabati rin natin sila Sister Marisa Remo Paganpa na kanyang ang helping niya, si Brother Well. Thank you po talaga sa inyong friendship sa amin. Sister Malia, Ellen Mateo Losito, si Principal, ma'am, thank you so much po. Kahit puyat na at pagod na si Sister Ellen last Sunday, salamat. Kitang-kita ko po ang inyong pagmamahal sa akin ni Brother Tricky. At tumungo pa po sila doon sa coffee shop para makipag-celebrate at makasama kami. Salamat mga kapatid. Talagang ako ay blessed with these friends na aming family. Salamat din for joining us tonight. Sila, sino pa ba? Yan, medyo sila, Pastor Darwin, Taantagara, Sister Pauline Gueco. Salamat din kay Sister Jackie Alcantara at sa kanya may bahay tuloy, hobby. Na alam niyo po, after the online last Sunday, nagbigay po ng isang napakagandang testimony si Brother Makoy. Salamat kay Brother Makoy Alcantara. Nako, minsan po, by the grace of God, sa tulong ng Panginoon, ay gagawin natin, ipoproduce natin yung kanyang testimony. Of course, watching from home, si Sekretary mo, matuturing natin, John Paul Song Song. Amen. Maraming salamat, kapatid, for joining us tonight. Sino pa ba? Sister Norma Vitalis, of course, at si Philip. Maraming salamat. Si Philip, nasa, saan siya? Taiwan, si Sister Norma naman nasa Hong Kong. And magandang gabi rin po sa inyo, Sister Corazon Balikas, at sa lahat ng mga kaibigan natin na kasama natin tonight, watching from Australia. Grace Abound Pastor, sabi niya, Brother Atan Nabong, maraming salamat din po sa inyong pagbibigay ng panahon every Tuesday. And of course, blessed evening kay Sister Lonila Bautista Buenafe. Na-miss namin ang testimony mo, bro, Makoy Alcantara. Sabi ni Sister Sally Rayo. Aboy, gulatin nyo kami this coming Sunday, Sister Sally at Brother Joel. Yan. At maraming salamat po sa ating mga kaibigan. Ako po excited na to give you the message tonight. It's 42 minutes after 7. At ang ating pong message for tonight ay may kinalaman po ito sa ating buhay-buhay bilang mananampalataya. And before tayong tumungo sa ating pag-aaral, if you're watching right now sa ating pong Facebook Live, at sa ating YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe para ikangay mas lumawig pa po yung ating ministeryo. And of course, do not forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. At pag-usapan po natin ang buhay-buhay with this question for tonight. So kaibigan, gusto ko muna ibigay yung question natin for tonight para kayo po yung magbigay na inyong kasagutan sa ating comment section. Are all Christians saved? So once again, this is our question for tonight. Are all Christians saved? Of course, pag-uusapan po natin yan, dito lang yan sa inyong programang
At nagbabalik po tayo sa ating programa, This is Solution with me, and my name is Laverne Ducot. At welcome po sa mga kaibigan natin who are watching mula po dito sa Pilipinas, mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, sa mga kaibigan natin sa Metro Manila, thank you po for joining us tonight. We're coming to you live. At gayon din po sa apat na sulok ng mundo. Salamat sa technology ng social media. At sa mga kaibigan natin who's watching from US, marahil sa Canada, sa Australia, bagaman iba po ang time zone dyan, thank you so much. Dahil hindi po tayo napipigilan ng oras at tayo po yung sama-sama at nanonood at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, before tayong magtuloy-tuloy sa ating pag-uusapan, pwede po ba ako maglambing kung kayo po yung naniniwala at napapagpala sa ating mga napapanood? Simple lamang po para gusto nyo maabot ang inyong mga kapamilya, kaibigan at mga kakilala. Pwede po bang pakishare po yung ating broadcast? Nang sa ngayon, mas marami pa po ang naaabot at mag-ingay po tayo sa social media. Nang sa ngayon, ay anuman po mga pagdududa at kalituhan sa puso na ating mga kababayan, ay makapakinig po sila ng salita na katotohanan. At ito po ang salita ng Panginoong Jesus. So thank you in advance for being our kaagapay at a partner natin sa ministeryo. So once again, ating pong message for tonight, at the same time, our question ay iisa lang. So ating message for tonight ay, pakita muna natin yung question din natin, ay iisa lang. Are all Christians saved? Lahat ba ng mga mananampalataya, pag sinabing Christians, ito yung mga kumilala sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sila ba ay lahat ay saved? At pag dugtungan na rin po natin, kapag saved, ang mga Kristiyano ba ay makatitiyak ba sila na sakasakaling dumating anytime o sakaling pagkatapos po na ating broadcast or pwedeng in the middle of this broadcast, ayun, magkaroon po ng tinatawag natin dumating na yung panahon ng rapture. Kasama ka ba doon bilang isang mananampalataya? So this is our question for tonight. You may give your answers sa ating comment section. So please, para interactive tayo, kasi gusto ko rin po malaman kung ano po ang sagot ninyo. Are all Christians saved? So alam niyo po, ang lagi kong sinasabi sa ating programa na ang greatest gift that God has given men or tayo po mga sumang-ayon sa kanyang paanyaya is the gift of salvation. Bakit po gift ang salvation? Yes, it's by grace alone. Hindi po natin ito pinagtrabahuhan, wala tayong inambag. Amen. We were saved by grace through faith, through Christ alone. It's a gift from God. It's not of works lest anyone should boast. Sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 till 9. Now, kung kayo po ay sumang-ayon at binigyan niyo po ng pagtalima ang imbitasyon ng Panginoong Jesus na tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, eh definitely, kayo po ay ligtas na. At kinilala niyo sa inyong puso na hindi po nananatiling patay si Jesus bagkos ay mula po sa kanyang kamatayan, bumilang ng tatlong araw, siya po ay muling binuhay ng Diyos. Amen. At kapag tinanggap mo ang paanyayang ito ng ating Diyos Ama, natanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ikaw ay maliligtas. Ito po ay pinapatunayan sa atin ng Romans chapter 10, verse 9. That if confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. At syempre pa, kalaki po ng kaligtasan na ating natanggap bilang kaloob ng Diyos sa atin, ang kapahayagan na meron pong makikitang manifestation. Kumbaga, merong ebidensya na tayo'y saved dahil po nagbabago po yung ating mga buhay-buhay. Buhay at pamumuhay. Dahil lahat po ng meron tayo sa buhay natin na masama, ito po ay binago na. Lahat ng luma ay pinawi na. At sabi po ng talata, dapat maging aware tayo, conscious tayo, that all things are become new. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 tells us, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. So, dapat conscious tayo about this. All things have passed away. Behold, in other words, be conscious, be aware that all things have become new. At syempre pa, ay hindi naman po natin magagawa ito ng sarili nating lakas. Ito po ay naisa katuparan dahil sa tulong ng banal na espiritu at dahil nasa atin na po banal na espiritu sa ating mga espiritu ng muling binuhay na ating Panginoong Hesukristo, nagkakaroon po ng manifestation, nakikita sa ating buhay at pamumuhay yung bunga ng Espiritu Santo na bababasa natin sa Galatians chapter 5 verses 23 at 22 until 23. But the fruit of the Spirit, yung capital S dito sa Spirit, it's the Holy Spirit,
is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Even po yung self-control, even though it's self-control, pero ito po pala ay bunga pa rin ng Holy Spirit. Amen and amen. At syempre pa, hindi po natin maiaalis since tayo po ay na-saved by grace alone, through faith alone, and Christ alone. E makikita natin yung talaga namang mga bunga ng mga pagbabagong ito dahil tayo po ay nilikha ng Diyos sa paggawa lamang ng mabuti. So yung dati nating kalikasan, di ba sabi ng 2 Corinthians 5:17 kanina, wala na yon. Pinako na yon kasama ni Kristo, namatay na yon kasama ni Kristo, at inilibing na yon kasama ni Kristo. So yung sinful nature, wala na po yon. Nakalibing na yon. At nung nabuhay na maguli ang ating Panginoon Hesus Kristo, tayo po ay nabuhay na maguli. At nararanasan natin pagbabagong ito. At dahil tayo po ay na kay Kristo Jesus na at wala na kay Adan, yung buhay natin kay Kristo Jesus, tayo po ay nakipag-alyansa, nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ito po ay namumunga sa paggawa ng kabutihan. So tayo po ngayon ay gumagawa ng kabutihan, hindi para maligtas, kundi ito po ay bunga ng ating kaligtasan. Ephesians 2 verse 10. For we, yung we dito, mga mananampalataya, mga Christian, we are God's workmanship. In other words, obra maestra po tayo ng Diyos. Amen. For we are God's workmanship created in Christ Jesus for what? For good works. So automatic po sa isang tunay na mananampalataya, sa isang tunay na Christian, na gumagawa ng mabuti. Kalikasan niya po ito, which God prepared beforehand that we should walk in them. So ito talaga ang lalakaran na isang tunay na mananampalataya. Alam niyo po ba, una pong ginamit yung word na, yung pagtuturing po sa mga tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Yung word na, yung salitang Christian sa Biblia bilang pantukoy sa mga mananampalataya na ating Panginoon Hesus Kristo na mababasa po natin sa Acts chapter 11, verse 26. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Kapag sinabi po ng Bible na Christian, ito po ay tumutukoy sa mga taong hindi lang basta sumusunod sa mga teachings ng Panginoon Hesus Kristo, kundi sila po yung mga tumanggap at kinikilala po nila sa kanilang buhay si Kristo at ang mga tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo. So meron pong personal relationship. Hindi lamang po ito basta teacher and student relationship. Hindi po. Tayo mga mananampalataya, pag sinabing Christian believers, kinikilala natin ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, ang nangyari sa atin, sabi ng John 3:3, ito ay born again experience according to Jesus himself. Para naman po sa mga theologian, ang tawag po dito ay regeneration. So what is regeneration? It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So nung tinanggap natin ang Panginoon Hesus Kristo, yung dating ating spiritong patay because of Adam's sin, nagkaroon po ng tinatawag na pagkabuhay na maguli. Amen. So this is born again experience. Nabuhay tayo kay Kristo sa tulong at pamamagitan ng banal na Espiritu. So bilang mga mag-aaral, pag tinignan po natin yung word na mag-aaral sa New Testament, ang tawag dito ay disciple. Napakalaking salita ano, sa maraming tao. Pero ay ibig lamang po sabihin ng mag-aaral ay disciple. So wikang Griego, matetes. So mag-aaral, ito po yung mga taong to. Pwede pong nag-aaral lang sila at tinusundan nila ang katuruan nung nagtuturo. Pero pwede rin mag-aaral sila o disciple sila pero walang relationship doon sa nagtuturo. So, pwedeng kagaya na sinabi ko nina, student-teacher lang ang kanilang relationship. Kumbaga, walang malalimang ugnayan dahil pwede naman itong mga nag-aaral na ito, pwede itong mga disciple na ito, sumusunod lang sa teaching, sinusundan lang yung teacher nila, yung rabbi nila. Kumbaga po, ang may tuturing natin na pinaka-mainam na illustration dito, si Judas. Si Judas po, bagaman siya po ay kasama sa 12 disipulo na ating Panginoon sa Kristo. Yes, for the longest time, for 3 years, kasama niya ang Panginoon Hesus Kristo, pero never po niyang itinuring si Jesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang turing lamang po niya ay rabbi. Kaya po, nagkaroon ng pagkakataon ng kalaban para gamitin siya at hindi po siya naligtas. So pwedeng matetes lang siya. Sa wikang Griego, matetes ay disciple.
pero walang relasyon sa Panginoong Hesukristo. At nakakalungkot pong isipin na kailanman hindi po naging Kristiyano itong si Judas. Kasi po, nung panahon po na ating Panginoong Hesukristo, before his death, wala pa pong Christians noon. Nangyari po ang kaligtasan after the cross. At buti na lang, bagaman si Pedro, ay kagaya po niya si Judas, ay ipinagkanulo ang Panginoong Hesukristo, pero ang kaibahan po ni Pedro, nakapaghintay pa po siya ng kamatayan ng Panginoon. Hindi po niya inunahan ang Panginoong Hesukristo. Gaya ng ginawa ni Judas na kinitil niya ang kanyang sarili dahil pinili lang niya tapusin ang kanyang buhay kaysa piliing gawing Panginoon na tagapagligtas na kanyang buhay ang Panginoong Hesukristo. Sayang. Kaya po si Judas ay hindi po siya naging Kristiyano. To start with, sa ating pinag-uusapan. Now, ito pong taong ito, para makita natin, para meron tayo maganda illustration. Ang mga kagaya po ni Judas, according sa mga theologian in the 17th century, ay tinagurian po mga professors lang. Mukhang Kristiyano, ngayon makikita mo si Judas, kasama niya ang Panginoon, at talaga namang itinuro siyang kabilang sa 12 disipulo. Disipulo, matetes, mag-aaral lang. Pero nakakalungkot, siya po ay may tuturing din na professor lang. Ito po yung professors of Christianity, meaning unbelievers pa po sila, yung mga kagaya ni Judas. Sila po ay tinatawag natin sa panahon natin mga Kristiyano sa ulo at nguso lang. Wala pa sa puso. I hope this is clear sa lahat sa atin, no? Sa mga nanonood. So they call themselves believers of Christ, but in actuality, they haven't invited Jesus to be their Lord and personal Savior. At nakikita naman po sa kanilang mga puso, bagaman, marami pong ganito na nakikita natin, kasama natin every Sunday sa church. Ako personally, masaya ako na kahit hindi pa po sila talagang tumanggap sa Panginoon, pero mas gusto ko nasa church sila kasi hindi po matatapon ang salita ng Panginoon. Darating ang panahon, they would come to realize at kakailanganin nila ng tagapagligtas. Pero, marami pong ganito sa church na hindi komot na sa church, hindi komot may posisyon, ay Kristiyano. Ngayon, paano natin mag-gauge po yung mga ganitong uri ng tao? Ito po yung pinapaalam sa atin ng Biblia, hindi para husgahan po sila, kundi para maibsan po yung ating kalituhan. Makikita po ang mga ebidensya sa kanilang mga buhay-buhay kung wala yung banal na espiritu sa kanilang espiritu, eh talagang mamamasdan po sa kanila, makikita sa kanilang buhay at talaga naman pong obvious na obvious yung mga hilig ng kanilang mga laman ay nagmamanifest pa. At ito pa'y pinapatotohanan sa atin ng Galatians chapter 5 verses 19 until 21. Now the works of the flesh are evident. So sinulat po ito sa Biblia para tayo po ipapaalalahanan at meron tayong mapagbabasihan, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath. Nako, ito po mga mahilig talagang magpuyos ang damdamin sa puot. May mga selfish ambitions. Nako, obvious no, pag meron kang ganito, mapapatanong ka, nako, ikaw ba'y ligtas talaga? Dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So I pray na naging malinaw po ito sa atin. And of course, ito po ay meron pang paalala sa atin ng Panginoong Jesus mismo. In Matthew chapter 7, verse 20, therefore by their fruits you will know them. So kapag nakakita tayo ng mga marahil kasama natin sa church na gumagawa ng mga kabuktutan, hindi na tayo natitisod. Kasi alam natin, sabi ng Panginoong Jesus, by their fruits you shall know them. So all we have to do, hindi na natin sila i-judge. Hindi na natin sila sasabihan pa na kung ano-ano, but you just have to pray for them. Amen. So sila po yung mga tinagurian na kagaya ni Judas na mga professors. Ang pangit pakinggan, ano? Mga kagaya ni Judas. Pero totoo po ito. Kasi para meron tayong basihan. So kung sila po yung mga professors, meron naman mga tinatawag na mga possessors. Ito yung mga taong inaangkin po nila talaga na sila po ay mga Kristiyano. Ito yung mga taong tinaguri ang tinanggap talaga si Jesus bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Bakit natin may tuturing? Now, kung kayo po ay nagtataka o meron kayong mga duda sa inyong kaligtasan, paano natin malalaman na tayo po ay mga possessors of Christianity at hindi lang
professors. Now, meron pong maganda pong pinapakita rin sa atin ang Biblia. Kasi makikita po sa ating mga buhay ay, of course, ito yung mga taong ito, mga possessors, ay naranasan na yung tinatawag na regeneration or born again experience. Na nabuhay po ang kanilang mga dating patay na espiritu. And then, ang maganda pa po dito, kitang-kita at nararanasan po ng mga taong ito yung mga pagbabago sa kanilang mga buhay-buhay. Now, hindi po nila effort po ito. Ito po ay sa pamagitan ng banal na espiritu at namumunga po ito sa kanilang espiritu. At namamasdan po ito, nagiging evident po ito, nagmamanifest at nakikita ang mga pagbabagong ito ng kanilang mga kamag-anak, kakilala at mga kaibigan. Na pinapatotohanan sa atin ng Galatians chapter 5, this time verses 22 until 23 naman po tayo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And then verse 24 tells us, and those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. Kaya po, mismong kayo rin, magugulat kayo, bakit yung mga dating kinakahiligan ko? Dati mahilig akong uminom, mahilig akong nigarilyo, but parang nawawalaan na yung lasa ko sa mga bagay nito. It's because yung banal na espiritu pong kumikilos sa atin. Hindi tayo nagbago sa sarili natin. And even magugulat ka na rin mismo. Hindi lamang po yung mga tao sa paligid mo, pati ikaw nagugulat ka. Bakit dati? Ay, ang init, mabilis mag-init ng ulo ko. Dati, ang lutong ko magmura. Pero ngayon, mas masarap kong sinasabi, Hallelujah, praise the Lord. Dati talagang ayaw mong sinasabi yung mga yan at kinukutsa mo yung mga taong nagsasabi ng Hallelujah, praise the Lord. Pero ngayon, ikaw ay nawiwili na at talaga namang tuwang-tuwa ka, pinupuri ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. So ito po ay bunga ng banal na spirito. At sabi pa po ng Panginoon in Matthew 7:17, Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. So dahil nga po, alam natin na pinaging maayos na po ng Panginoong Diyos ang ating mga spirito. Of course, hindi naman pwedeng mamunga ng masamang bunga ang mabuting punong kahoy. Di po ba? Kapag mabuti yung punong kahoy, mabuti din po yung bunga nito. Pero kapag masama yung punong kahoy, of course, automatic, masama rin yung bunga nito. Pero praise God, tayo po mga Christians, ibig sabihin tayo mga possessors, inangkin po natin na yung ating kaligtasan, inakin po natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas, makikita po sa buhay natin ang mga pagbabago nito. Once again, sabi nga ng Panginoon, kanina binasa natin, by their fruits ye shall know them. Makikilala tayo sa ating mga bunga. Amen. Kung tutuusin, alam niyo po, totoo lang, madali lang naman po talaga nating malaman kung tayo po sa ating mga sarili ay mga tunay na ligtas na, Kristiyano baga. So ang basehan dito, ang gauge, huwag na lang natin pong husgahan. Of course, wala tayo sa business na husgahan ang mga tao sa paligid natin, even po yung mga churchmates natin. Sarili na lang natin para ma-gauge po natin. Am I really saved? Am I really Christian? Alam mo, malalaman po natin to sa bunga ng mga pagbabagong nagmamanifest ating buhay at pamumuhay. So ibig sabihin, nakikita po sa ating buhay talagang yung bunga ng banal na spirito. At para po sa ating mga nag-aaral sa gabing ito, alam niyo po ang kaligtasan, since ito po ang pinakadakilang kaloob sa atin ng Diyos. Alam niyo po, ang pinag-usapan natin two days ago, yung scope ng kaligtasan, kung kayo po itunay na mananampalataya, yung ibang mga tao kasi, natatakot sila, mga kaibigan nating mananampalataya, kapag tinatanong nila ako, at kapag tinatanong ko rin sila, naniniwala ka bang Kristiyano ka? Sasabihin nila, oo. Pero ikaw ba, naniniwala ang ligtas ka? Hindi sila sure. Ngayon, pag tinanong ko sila, pag ba nangyari ang rapture? Ikaw ba isigurado masasama sa rapture? Doon na nagkakaroon ng problema ang maraming mananampalataya. Alam niyo po kasi, ang rapture po, it's a blessed hope ng mga mananampalataya. Kung kayo po ay mga first time na kasama natin sa ngayon, at mananampalataya din, naku, napakaganda po na maging malinaw sa atin bilang mga tunay na Kristiyano, possessors of Christianity. At ibig sabihin ito yung mga possessors na kitang-kita sa ating buhay at pamumuhay ang bunga ng banal na espiritu. You have to believe this na pag dumating po ang rapture anytime soon, pwedeng in the middle of my program, mag-rapture, definitely, kasama po kayo doon. Now, ano yung rapture? Rapture po, ito po yung tayo ibabalikan ng Panginoon at katatagpuin sa alapaap.
At kapag tayo kinatagpo na sa Alapaap, makakapiling na natin ang Panginoong Jesus nang walang hanggan. Face to face, kasama na natin siya. Ito po yung pangako niya sa atin found in John chapter 14, verses 1, 2, and 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So ibig sabihin, tungkol po sa rapture, binigyan niya po tayo ng overview dito. Dapat hindi tayo natatakot bilang mga mananampalataya. Kaya sinimulan niya po yung talata sa verse 1, yung chapter na to sa verse 1, yung chapter 14 ng John, let not your heart be troubled. And then sabi ng verse 2, bakit hindi tayo dapat na gugulumihanan at natatakot? Because in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Wow! So kaya pala, pansamantalang lumisan po ang Panginoon at bumalik po sa piling ng Ama, ipinaghahanda tayo ng ating mga matitirhan na mansion. Wow! This is really exciting. And verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Wow! This is rapture. And receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kaya po ginawa ko yung song na babalikan mo ako, talagang nilakihan po namin ni Kuya Abis yung mga letrang ito. Because as Christians, possessors of salvation na ibinigay sa atin ng Diyos, ito po yung ating blessed hope na talagang ang pangit na nangyari sa mundong ito. Napapansin niyo po ba? Pero mayroong promise ang Panginoon sa atin. Babalikan niya tayo. Amen to that. Amen. Now, ito pong rapture na ito, bagaman di po natin makikita yung word the rapture, pero ito po ay binanggit din Apostle Pablo sa mga tiga Thessalonica. Basahin natin sa 1 Thessalonians 4, verses 16 until 18. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So yung mga kamag-anakan po natin na kumilala sa Panginoon Jesus Christ, mga possessors din, mga Kristiyano, sila po muna ang unang bibigyan ng mga immortal na nakatawan. And then verse 17, then we who are alive and remain, tayo mga buhay, hindi lang basta buhay, naghihintay. Ito yung mga possessors. Ito yung mga Kristiyano. Kaya po, exciting po ito. Ano mangyari sa atin? Shall be caught up together with them. Sino yung with them? Yung them. Marahil mga kapamilya nyo po ito, mga kaibigan nyo na tumanggap na sa Panginoon. Una pong lumisan sa mundong ito. Sila po yung mga namatay, mga natutulog sa Panginoon. Mamimit natin sila. We will be having a great reunion with these people. Amen. In the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Ito yung pinaka-exciting part. And thus we shall always be with the Lord. Kasi heaven is not heaven without Jesus Himself. Amen. So, sabi ng verse 18, so therefore comfort one another with these words. Kaya po comforting talaga ang rapture. Kaya po kung kayo po'y tunay na mananampalataya and then natatakot kayo pag pinag-uusapan ng rapture, hindi dapat. I believe mali po yung rapture na inyong napapakinggan. Kasi sabi ng Panginoon dito through the Apostle Paul in verse 18 ng 1 Thessalonians 4, therefore comfort one another with these words. Kasi po may mga teachings sa ngayon na ang rapture daw po will take place in the middle of the tribulation. Meron ding iba nagtuturo after the great tribulation. Paano ko mako-comfort nun? Sa panahong yun, nagpupugutan ng ulo. Now, I firmly believe in the pre-trib. Mangyayari po ang rapture before the great tribulation period. Amen. Now, para makita natin, what's the differences between the rapture of the church and the second coming of Christ? Kasi yung muling pagbabalik po na ating Panginoong Jesus Cristo has two phases. Maraming mananampalataya at marami rin po mga kapatid ko, mga pastor, ang mekos-mekos sa pagtuturo nito. Namimix po nila at nalilito yung mga kapatiran natin. Now, let me give you ilan po mga differences ng rapture of the church at saka ng second coming. Okay? So mga kapatid, ready po kayo. Kung gusto niyo pong picturean itong ating slide, okay po ito, walang problema. Para meron din po kayo maituturo sa inyo mga kaibigan. So, these are the differences between the rapture and the second coming of Christ. Yung rapture po of the church, it was a mystery. Of course, ngayon po hindi na siya mystery kasi nga po sa New Testament ay ibinahagi na po na ito ang ating Panginoon. But the second coming of Christ, it was prophesied. Naku, marami po kayong mababasa na prophecy about the second coming of Christ, particularly in Matthew chapter 24. Ang rapture of the church ay preceded by no signs. Wala nang hinihintay pa mga hula. It can happen anytime soon. Amen. Yung second coming of Christ naman, preceded by so many signs. Mababasa niyo po yan, once again, sa Matthew 24. Yung rapture, believers will depart from this earth. Ang second coming naman, and believers naman, are taken away from the earth.
Nakita niyo po yung malaking difference? Yung rapture, Christ claims His bride because He will be coming for us. While the second coming is, Christ comes with His bride. So bababa po ang Panginoon Hesukristo with us, His bride. Samantala, ang rapture naman will happen in the clouds kasi katatagpuin tayo ng Panginoon Hesukristo. Hindi po siya tatapak sa mundo. Nandun po siya sa clouds. And we will meet the Lord in the air. Samantala naman, ang second coming will happen on earth. Bababa po ang Panginoon, tatapak siya sa Mount of Olives, kasama tayo. Amen. Rapture comes, Christ comes to reward believers. Amen. Kasi pag nangyari po ang rapture, tayo po ikakasal sa Panginoong Jesus kasi tayo yung bride ng ating Panginoong Jesus. And for 7 years, meron pong talaga namang napakatinding celebration at bibigyan tayo ng mga gantimpala, may tinatawag na Bema Seat of Christ. So for 7 years. Samantala, yung second coming of Christ naman, Christ comes to judge unbelievers dito sa mundong ito. Now, ang rapture, it's a time of blessing and comfort for us believers. Ang second coming naman, it's a time of mourning and destruction for the unbelievers. Now, yung rapture, it involves believers only. So hindi po makakasama dito yung mga professors of Christianity, yung mga hindi totoong Kristiyano, yung ano lang, Kristiyano lang sa ulo at sa nguso at hindi po sa puso. Samantala, ang second coming naman involves Israel and the Gentile nations. Rapture po, it will occur in the twinkling of an eye that only believers will see Christ. Samantala, ang second coming, the entire world will see Christ. The rapture naman po, pag nangyari po ang rapture, then automatically the tribulation or the great tribulation begins. Samantala, after the second coming, ang mangyayari naman po, the millennium begins. Ito po yung 1,000 years na reigning po na ating Panginoon Hesukristo dito mismo sa mundong ito. Now, I hope nakita niyo po yung big difference. Napaka-importante po nito kasi ang dami ko nakikita ang teachings po sa ngayon. Talagang nami-mixed up po nila. Yung rapture, nagiging second coming, hindi po dapat ganun. Dapat bilang mga pastor, bilang mga tagapagturo po, it's our responsibility na turuan po ng tama yung ating church. Amen. So why do we have to study Bible prophecy bilang mga Kristiyano? It's really important. I'll be giving you 2 reasons. The first one is first reason is because great part of the Bible is about prophecy. So dapat pinag-uusapan natin ito. Isang reason naman, isinulat po ang mga Bible prophecy not to scare us but to prepare us. Amen. Now ito yung susunod nating tanong. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, saved ka na. So sinasagot na natin ito, no? Are all Christians saved? Yung Christians sa mga possessors, saved yun. Pero yung mga professors, actually, hindi talaga sila Christians. Kaya hindi sila saved. So yung mga possessors, yung inaangkin nila yung ang paanyaya ng Panginoong Diyos at tinanggap nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, mga ligtas po ito. Now, the question is, will Christians go through the Great Tribulation? Dadaan ba tayo sa masidhing pamimigati? Now, before we answer this question, i-define po muna natin what is tribulation according to Merriam-Webster Dictionary. Now, tinignan ko po ito. Ibig sabihin ng tribulation, distress or suffering resulting from oppression or persecution. A trying experience, any trouble or difficulty, and present trouble. So, ang Great Tribulation po na binabanggit ng Biblia na hindi po pagdaraanan ng mga tunay na mananampalataya, ng mga tunay na Kristiyano, ito po yung pagbubuhos ng kanyang banal na puot sa mundong ito. For how long? For 7 years. Ito po will take place after the rapture of the church. Amen. Alam niyo po yung mga biblical terms nito para maintindihan din po natin pag sinabi natin Great Tribulation according to the Bible. According to Isaiah 34 verse 8, Days of Vengeance. So Jeremiah 30 verse 7 naman, it's called the time of Jacob's trouble. Samantala, 70th week naman sa Daniel chapter 9 verses 24 until 27. And Days of the Lord's Wrath, mababasa po natin yan sa Zephaniah chapter 1 verse 18. Sa Malachi 45 naman, Great and Terrible Day and Great Tribulation sa Matthew 24 verse 21. Amen. So will Christians, true Christians ha, I'm speaking of the possessors, not the professors. Kasi mga professors of Christianity, hindi talaga sa Kristiyano.
So tayo ba mga tunay na Kristiyano, yung nakikita, yung bunga ng Banal na Espiritu sa ating buhay, will go through the Great Tribulation period? Well, the good news is, hindi. Kasi Christian ka na eh. Amen. So kung Kristiyano ka, rejoice na hindi ka po kasama na mararanasan ang dakilang pighati ng galit ng Diyos. Bakit mo mararanasan ang dakilang pighating ito, yung pagbubuhos ng galit at puot ng Diyos? Eh, anak ka ng Diyos at ikaw ay bride of Christ. Hindi hahayaan ng Diyos na saktan, masaktan ng kanyang galit ang isang kagaya mo na minamahal niya. Amen. So 1 Thessalonians 5 verse 9 till 10 tell us, for God did not appoint us, yung us po dito ay mga mananampalataya, to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Verse 10, who died for us that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Now, bakit hindi po tayo makakaranas sa dakilang pighati? Kasi po, nanampalataya na tayo kay Kristo Jesus. At yung kabayaran ng kasalanan, alam niyo po kung kanino po binunto ng Diyos? Hindi sa atin. Ibinunto niya po ito 2,000 taon na nakakalipas doon sa katawan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. So wala na pong anumang galit at put pang ibubunto ng Diyos sa kasalanan sa atin. Kasi kung gagawin po ng Diyos yon, ito po ay double jeopardy. Hindi po magiging makatwira ng Diyos. Eh, hindi niya po gagawin yon talaga. Kaya po tayo ngayon, ang natatanggap po natin, grace and deserved favor. Unmerited favor, unearned favor. Amen. So, let's go back to our question. Are all Christians saved? So, ang sagot natin, simple lang. Yes, because they've received Christ as the Lord and Savior. Yun lang yun. Ito pong tinutukoy natin, hindi po yung mga professors ha. Kasi professors, once again, sila yung nagsasabing Kristiyano sila sa ulo lang at sa nguso. Pero wala sa puso. Na paano natin mag-gauge po yung mga taong ito na hindi Kristiyano talaga? Kasi magmamanifest po sa kanilang buhay kung sila po ay masamang tao noon, lalo pa silang sumasama. Bakit sila nananatiling masama at lumalago pa sa pagiging masama? Kasi hindi pa po nila tinatanggap ang paanyaya sa kanila ng Diyos na kailangan nila na isang tagapagligtas in the person of Jesus Christ. So kapag hindi po sila tumalima sa paanyaya ng Diyos sa kanila, mananatili po yung sinful nature. Sa wikang Griego, ito yung sinful nature, hamartia. At kapag ang tao po nagtataglay na hamartia, gagawa at gagawa po siya ng mga sinful deeds or sinful acts. In Greek, ito'y hamartano. Gagawa ka ng maraming kasalanan. Now, hindi po yung maraming kasalanan na maghahatid sa iyo sa impyerno. Ang maghahatid sa impyerno sa tao, yung sinful nature. Kapag nanatili po ito sa tao, yung hamartia. Now, kapag nanatili po ito sa inyo, dahil hindi nyo tinatanggap si Kristo bilang inyong tagapagligtas, ang tawag po sa inyo ay professors lang of Christianity. Ibig sabihin, in actuality, hindi po nagmamanifest sa inyo yung bunga ng Espiritu Santo. Kaya po, hindi kayo nagbabago. Now, yung mga binabanggit natin ng mga tunay na ligtas, para po maibsan na yung takot ng ating mga kapatiran, are all Christians saved? Ito yung mga possessors. Yung mga taong tinanggap si Kristo sa kanilang mga buhay. At paano natin masasabing sila po'y tunay na ligtas? Meron po mga ebidensya. Nakikita po sa kanilang buhay at pamumuhay yung pagbabago. Dati silang masama, pero unti-unti po nakikita yung pagbabago sa kanilang buhay. At ito po ay pinapatutuhanan sa atin na binasa natin kanina na Galatians chapter 5 verses 22 until 23, yung fruit of the Spirit. Amen. At dahil nasa iyo ang fruit of the Spirit, sa iyong born again spirit, gumagawa ka ng kabutihan. Yung kabutihan po, ginagawa natin dahil bunga ng ating kaligtasan. Amen. So once again, are all Christians, yung Christians po dito, na saved ay possessors po ah. Inuulit ko po ito nang sa gayon maging malinaw tayo. Hindi po yung mga professors, hindi yung mga Kristiyano lang sa ulo at sa nguso. Yung mga possessors po, ito po yung mga Kristiyano sa puso. Are they saved? Yes. Because, ito po yung solution natin, bakit sila saved? Kuya, pakilagay natin ulit sa ating solution. Because they have received Christ as the Lord and Savior. Yun lamang po. Kaya po napakasimpleng maligtas. Hindi po mahirap maligtas. Pinaging madali po ito ng Diyos para sa atin. Now,
Gusto ko pong iwan sa inyo itong dapat natin pakaisipin. Truth to think about. We Christians may experience the wrath of men. Pag sinabi natin wrath of men, mararanasan natin yung tribulation. Ito yung wrath of men. We also, the Bible calls it also persecution. Pero hindi natin mararanasan, but not our, of our loving Heavenly Father. So once again, I would love to leave you this truth para atin pong isipin, i-meditate natin. We Christians may experience the wrath of men, but not of our loving Heavenly Father. Hindi natin mararanasan yun. Christian ka na eh. Now, sabi po ng Panginoong Heso Kristo in John 16:33, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation." Ano po yung tribulation dito? Yung galit ng mga tao. Kaya po maraming Christians sa ngayon, of course, we still live in this fallen world, nasusuong tayo sa mga sigalot, mga problema, is because nararanasan natin yung galit ng tao. Ito po yung tribulation or persecution. But, sabi ng Panginoon Hesus Kristo, "Be of good cheer, why I have overcome the world." So rejoice kung totoong Christian na po kayo, because when God's perfect time comes, if you are still alive and remain, ibig sabihin, hindi ka lang basta buhay, naghihintay pa for this blessed hope, you will definitely be raptured. Wala kayong dapat ikatakot. Once again, when the time comes, nag-rapture na, don't worry. Wala kang dapat ipag-alala. Mararapture at mararapture po kayo, or caught up in the air. Kasi po, ang requirement lang po, o requirements ng mga mararapture, number one, you must be a Christian. Possessor. Inaangkin mo talaga. Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun lang. Dapat Christian ka. Sa puso. Hindi lang sa ulo at nguso. Sa puso. Number two, para ma-rapture ka, you must be alive and remain. Hindi ka lang basta alive. Ikaw yung Kristiyano, inaabangan itong blessed hope. Amen. Now, bilang patunay, itong sinasabi sa atin ng 1 Thessalonians 4:17. Then we, yung we dito Christians, ito yung requirement, first requirement. We, Christians, who are alive, ikalawang requirement, dapat buhay kayo, and remain. Ito yung buhay na naghihintay. Shall be caught up together. Wala po kayo mababasa ang word na rapture. But in this passage, yung word na caught up, it's harpazo in Greek. It's snatched away. Amen. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Now, wala tayong dapat ikatakot, because pag nangyari po ito, sabi ng Panginoong Jesus, and I believe this will take place before the great tribulation. So mauna muna yung rapture. Kaya naman sabi ng verse 18 sa atin, still with the 1 Thessalonians 4, "Therefore comfort one another with these words." Amen and amen. So maraming salamat po for joining me tonight sa ating Bible study. Pero hindi pa po tapos ang ating pag-aaral. At alam nyo, di ba, sa mga pinag-usapan natin, ang gandang comfort po nito sa atin na malaman natin, are all Christians saved? Yes! Kasi nakakalungkot, may mga ibang tagapagturo, sinasabi nila, "Huwag kayong pakakasisiguro, hindi lahat ng Kristiyano ay maliligtas." Kikristiyano nga eh. It doesn't make sense. Pag Kristiyano ka, ibig sabihin, possessors of Jesus Christ, yung salvation, ligtas ka, automatic yun. It doesn't make sense na sasabihin mo, hindi lahat ng Kristiyano ligtas. Kasi naman, yung mga professors, yung mga Kristiyano sa ulo at nguso lang, hindi naman talaga Kristiyano yun eh. Pero kung Kristiyano ka, nagmamanifest po yung mga pagbabago sa buhay mo, ito yung evidences eh. Ligtas ka, wala kang dapat ikatakot. Now, kaibigan, sino hindi maliligtas? Yung mga hindi Kristiyano. So kung kayo po hindi pa mananampalataya, hindi pa Kristiyano, I would like to give you this opportunity. God loves you so much. Gusto niya maligtas ka. Kaya nga niya binigay ang kanyang bugtong na anak eh. All you have to do, binigay ko po yung talata kanina, Romans 10 verse 9. "That if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved." Ang simple lamang po maligtas. So kaibigan, if you want to be a Christian, if you want to be saved, pray this prayer with me. At maniwala po kayo, buksan nyo rin po, hindi lang ang inyong mga labi, ano, buksan nyo rin po ang inyong mga puso at paniwalaan na si Kristo po ay hindi na natiling pasay. Siya po ay binuhay na maguli ng Diyos makalipas ng tatlong araw mula sa kamatayan, and you will be saved. So pray this prayer with me. Sabayan nyo po ako, buksan nyo inyong mga labi. Sabihin nyo po ito, "O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kapangyarihan dahil hindi ko kayang iligtas sa aking sarili. Kaya naman, inilalaga ko ang aking pananampalataya sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Dahil naniniwala po ako
na sa kanyang kamatayan, pinawi na niya aking kasalanan. At naniniwala din po ako makalipas sa 3 araw, siya ay inyong muling binuhay mula sa kamatayan. Salamat po. Inaangkin ko po ang iyong dakilang kaloob ng kaligtasan. At maraming salamat po, ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay kasama sa nanalangin na panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso, binuksan niyo inyong mga labi, ay manampalataya po kayo. Kayo po ay ligtas na. At kapag nangyari po yung rapture of the church, you belong now to the church, the called out ones, ikasama po kayo doon. Definitely, you will be raptured. Amen. And tonight, hindi pa po tapos sa ating programa, I would like to invite you, mga kaibigan natin, na Kristiyano na, I pray and I hope na nakatulong po itong ating episode tonight. Kung kayo po isa sa mga Kristiyanong may pagdududa, nag-alinlangan, na kasama ba ako talaga na mararapture? Ligtas ba ako talaga? Now, pinag-usapan na po natin. Basta may mga ebidensya. Nakikita po sa inyo ang bunga ng banal na spirito. Saved po kayo. And when the rapture comes, you will be raptured. You will be included in that awesome event. Amen. So I would like to pray for you. Aming Diyos, Aba, salamat po sa aming pag-uusap na ito at nagbibigay sa amin ng comfort. Because Lord, sabi mo sa iyong salita, comfort one another with these words. Salamat, Lord, dahil ang iyong pangako ay gagawin mo, and we believe that the rapture will take place anytime soon. At kami po mga mananampalataya, hindi lang sa ulo at sa aming mga nguso, dahil kami po ay mga tunay na Kristiyano na ito po ay tumimo sa aming mga puso. Salamat dahil kami po ay ligtas, at sigurado bilang mga ligtas kapag nangyari po itong rapture na ito, anytime soon, kasama po kami dito. So Lord, hipuin po ang mga puso na aming mga kaibigan na may mga pag-aalinlangan. Kung sila po ay naniniwala silang sila po yung mga ligtas, pawiin po anuman mga takot at mga pagdududang ito in the name of Jesus. At maraming salamat po. Ang aming po mga pagdududa, takot ay pinapalitan mo ng kagalakan at kapayapaan at kapahingahan. Purihin ka, O Diyos, in this we pray. We thank you, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Well, kaibigan, thank you so much for joining me tonight. It's 25 minutes after 8. Ang bilis ng oras. At dalayan ko po na kayo na pagpala sa ating mga pinag-usapan. You may give your testimony sa atin, sa fanpage po natin, gaya po ng ginagawa ng ilan sa ating mga kapatiran. At of course, kung kayo po naghahanap ng church, you may join us every Sunday dito po sa aming church. Kami po ay located sa room 114 o unit 114E. Tia Maria Sarao Building, CB Star, Pamplona 2. CB Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At malapit po kami, sa gilid lang kami ng All Day, ano ba siya? Department Store? Mall? Supermarket? At before tayong matapos, gusto ko muna pasalamatan ating mga kaibigan. Salamat sa mga nakasama natin. Salamat po sa inyo kay Badaber Lawrence Cuevas. Salamat, of course, kay Sister Medi Remo. Ay, maaalala ko lang pala, no? Last Tuesday, nagkaroon tayo ng live dito, ano? And we're praying. Please pray with us kung gusto niyo po mangyari ito. Kasi we're planning na magkaroon tayo ng convergence and solution. Kung saan dito sa church o kung maliit po ito, ganapin natin sa ibang lugar. Gaya na ginagawa ko before sa Kapuri Radio Show, nagkakaroon ng convergence. So makikita-kita tayo dito. And amen. Ano ba ang gusto nyo basahin ko dito? Binabati natin si Sister Eva Bacaling Cepeda. Sabi niya dito, sa wakas nakita Brother Laverne. Sa DCS lang kita palagi naririnig. Well, salamat Sister Eva Bacaling Cepeda. We hope you could join us every Tuesday night sa atin pong Bible study. Amen. So maraming salamat. And as I was saying, October, kasi yun po yung ating anniversary, sana matuloy po yung ating convergence. And salamat po sa mga kaibigan natin, hindi ko nababanggitin ang mga pangalan, who blessed me on my birthday, panalangin, mga special gifts. Maraming salamat po sa mga gusto pang magpala sa akin sa panalangin. Yes, kailangan ko po. Please pray for me. Salamat po sa inyong puso. Salamat kay Sister
Rosemary Casoco for joining us tonight. Sister Lori Ibanez Amistad. Sister Rosalie Monet Cordova Velasquez. Salamat din po kay Mami Susan Cuevas. At kay Sister Andeng San Andres. Yan. Ha? Salamat sa sarap ng ulam na pinabaon sa atin ni Ate Andeng. Grabe. Minudo at relleno. Salamat kay Sister Jackie Alcantara. Salamat din po kay Pastor Arnel Aquino mula sa Tarlac. Amen. Amen. Salamat kay Sister Maylene de la Cruz Gale. Sister Sally Jeronimo Rayo. We hope na gulatin niyo po kami this coming Sunday. Hello kay Brother Joel. Sister Lani Marvin Mariel. Thank you po sa message, Pastor. God bless you and your ministry. Thank you, Lord, sa wisdom. To God be the glory. Amen. Biyaya po ng Panginoon lahat yon. Salamat kay Pastor Darwin Taantagara. At sinamahan din po tayo ng mga kaibigan natin, Sister Leonora Dacumos. At marami pang iba. Amen. All Christians are saved. Mula kay Brother Arthur Nunez Bernabe. And Sister Medremo. Amen. Sabi niya, Sister Linlen Makaraeg. Maraming salamat din kay Brother Fidel Gabiola. And kaibigan, ito po yung aking paglalambing. Kung napagpala kayo sa ating mensahe tonight, please pakishare po yung ating broadcast nang sa'yo mas marami po ang maabot. At sa ngalan po na aking buong pamilya, pansamantala po tayo nagwawakas at magkita-kita po tayo sa kalooban ng Panginoon. Kung di pa magra-rapture, next Tuesday na or next Sunday, join us sa ating online worship service. So I would like to leave you this verse from 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!